Yan ako nung binigyan ako ng tip ng ating foreman, sabi niya, mag-canvas daw ako at kung maaari daw ay bayaran ko na, kung mabibigyan nila ako ng magandang presyo, babayaran ko na siya para pipikapin na lang namin ang pipikapin doon kasi ngayon ay mabilis tumaas yung materialis. So kapag nabayaran ko na yun doon, so kahit tumaas yung materialis in the future sa kabilang buwan o next week, hindi na tataas yung presyo ng aking mga materialis na bibilhin. So maganda nga naman. After 1 month, ayan, mga kasityo. After 1 month, ayan agad yung nangyari. Ayan. Sobrang damo na. Ayan, so sobrang busy talaga natin kaya hindi natin naasikaso. Ayan, so maglilinis muna tayo kami ng konti bago mag-umpisa. Ayan, so papalis yan. Papahakot ko yan mamaya para magluwag kami rito. So yung porma natin, nagagawa ng kilo ng bakal. So kaysa daw, meron tayong pang size 20 by 35 tapos pang 4 naman daw ito. Yan, pang 4 daw yan. Yan, so meron na tayong kilo anong bakal. DIY. So ayan mga kasityot, naroon tayo ngayon sa ating pag-uumpisa. Ayan, naroon sila. Malaki na yung improvement kasi kanina itong mga saging na to ay nandun. So nipalipat ko na dito habang kinukuha ko yung mga gamit kanina sa bahay. So meron silang kaunting nagawa. So yung iba nating tao hindi makakapasok, bali isang araw pa daw kaya kukunti sila ngayon. So bali isang pulat yung kinuha kong yan eh. Ayan, ito yung tubig natin. Nakapagpalinyan na tayo ng tubig para may source na tayo ng tubig. Ayan, dito. Ayan, so pinaayos natin to para pumantay bago mag layout. Ayan, so ito yung tatlo nating labor. Yun naman tatlo nating mga skill. So, bibili muna tayo mga kasit yun ng kaunting kailangan, nylon, pako, yung mga kailangan muna sa akin. So, mamaya tayo mamimili ng mga bakal, semento, etc. Yung mga bultuhan kung bibili. So, bibili lang tayo ngayon mga pako. Diyan po tayong hardware. Pala. Kailangan pala ng pala. So, ayan. Papunta na ulit tayo dun sa ating site project. Nakapamili tayo ng mga yung kailangan na urgent. Tulad ng mga nylon, etc. Yung mga pala. So, hindi tayo nakabili kahapon kasi sobrang busy talaga. Tapos kahapon ay Linggo. Ngayon naman ay Lunes. So, ngayon lang ako may pagkakataon bumili. So, narito yung side project natin mga kasityo. Ayan. Makikita nyo. Ayan yung side project natin. Dini. Ayan. Yung binili natin. Boss, nakipalagay na lang dun. Tapos ito yung mga pako. Concrete nail, pala. Yan, so mamaya tayo mamimili ng mga bultuhan natin na mga tulad ng bakal, semento, hollow blocks, buhangin, graba. So kailangan pa rin nating ayusin tong ating tubig kasi wala pa tong gripo. Ayan, so ito. So marami pa rin palang naiwan na mga bungo ng saging, di pala naalis. Kaya pala tumutubo pa rin sila. Ayan. Ayan, ang ginagawa muna natin ngayon ay tayo ay nagpapatag ng lupa. Sabi ni foreman, kailangan mo nang mapatag yung lupa bago mag-layout ng ayos. So nagle-layout na sila pero bago mag-ukay, kailangan patag yung lupa para makita nila ng ayos yung paglalagyan. So natagalan kasi yung pagpapagawa natin ito mga kasityo dahil gawa nung mga project natin sa Bulacan, Pampanga. So medyo natagalan, inabot ng halos 10 buwan after nung pagkakagawa nitong barracks na to. Ayan, so kung mapapansin nyo, marami nang damo noong nakaraan, di ba? Malinis na malinis yan. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kasityo, ang ginagawa nila, nagli-level sila ngayon ng magiging flooring. Ayan, so pinacheck naman sa akin kung gano'ng kataas. So, approved naman, mas mataas siya sa kalsada ng mga 1 foot. In the future, magbaha, ay hindi sila maabot ng tubig. So, dito naman talaga mga kasityo, hindi naman dito nagbabaha. Ayan. So, bumili rin ako mga kasityo ng isang 1/2 na plywood. So gagawin namin tong katre dito. Lalagay namin dyan. Tapos gagamitin nilang pang skwala mamaya. So yun daw yung ginagamit na pang skwala para siguradong skwalado yung magiging bahay. Ayan. So kulang pa tayo mga kasityo ng tao. So ang bala ko dito hanggang 10 tayo na tao. So ngayon ilan pa lang to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa lang, kulang pa tayo ng 4 para mas mapabilis yung gawa. So ngayon mga kasityo at ayun nga at break time na sila, alas 10 ng umaga ngayon. So
medyo slow pa yung gawa kasi naglinis tayo mga kasityo, nag-ayos tayo. So hindi natin na ayos yung nung nakaraang araw kasi nga sobrang busy din natin sa ating mga personal na ginagawa. So ayun nga, at ngayon naman mga kasityo, magkakanbas na ako ng mga materyales na gagamitin natin tulad ng bakal, semento, buhangin at graba. So yung buhangin at graba mga kasityo, yung ating forma na meron siyang kakilala, na ang isang cubic daw ay 1,100 lang. So dito kasi sa Lucena mga kasityo ay ang lakaran talaga ay 1,100 to 1,300 pa. So yung graba nasa 1,400, pero dun daw ay 1,100 din ang graba. So titingnan natin, umorder kami ng isang elf. So tingnan natin kung worth ba yung price. Baka naman mamaya mura nga kasi kukunti naman yung laman. So tingnan natin, magsusubok lang kami kasi recommended naman nung ating foreman. Ayan. So ang gagawin natin ngayon ay magkakanbas tayo ng mga materyales. So sinabihan ako nung binigyan ako ng tip nung ating foreman. Sabi niya magkanbas daw ako at kung maaari daw ay bayaran ko na. Kung mabibigyan nila ako ng magandang presyo, babayaran ko na siya para pipikapin na lang namin ang pipikapin doon. Kasi ngayon ay mabilis tumaas yung materyales. So kapag nabayaran ko na yun doon, so kahit tumaas yung materyales in the future sa kabilang buwan o next week, hindi na tataas yung presyo ng aking mga materyales na bibilhin. So maganda nga namang idea. I hope makakuha tayo ng reasonable price o mas mababang presyo at pang tayo mas makatipid. So tara guys, samahan nyo ako sa pagkakanbas. I hope. So dito yung ating first destination, titingnan natin kung magkano yung mga presyo nila. So bali nagtanong ako dito mga kasito sa hardware na to, yung 16mm nila ay 265. Yung 12mm ay 205. Then yung 10mm 135 pesos. Tapos yung semento nila 260. So parang tingin ko mura na to, pero magtitingin tayo dun sa iba. Magtingin pa tayo, marami pang hardware dyan sa papuntang SM. So tarong pa rin tayo, baka mas mura pa. Okay. So yan mga kasityo yung hardware na dito ako nabili talaga ng mga gamit ko, ng mga plywood, yung 3DK na yan. So dyan ako bumibili ng mga plywood, plyboard, kasi magaganda yung quality ng kanilang plywood. So mamaya babalik tayo sa kanila. Ito naman ang Africa Hardware dito sa Lucena. So dating silang mga empleyado, ngayon may hardware na sila, nakakatuwa. Ayan. Dati silang binibilan ko lang, ngayon may sarili na silang hardware. So bali nagtanong tayo dito sa Africa Hardware mga kasityo. So parang nagkamali ako dito sa 16mm ko doon sa kabila. Baka nagkamali akong dinig dito, nakalagay 265 lang. Pero ang presyo nila dito 390, baka naman ito ay 365. Baka nagkamali lang ako. So yung 12mm nila malapit, 205 doon sa nakaraan. Dito 220. So mas mahal sila ng 15. So sa 10, 135. Sa kanila naman 150. Tapos sa semento mas mura sila. Yung isa Fortune kasi 260. Ang brand naman ito ay Eagle Cement, 250. Ayan. So lahat pa tayo papunta doon. Marami pa rito ang hardware. So pwede tayo magtanong pa. So tingnan natin kung magkano yung presyo nila. Alas, ayan. Red V Hardware. Tingnan natin kung so medyo mahal dito. Yung 16mm nila 425, yung 12mm 260, yung 10 165. Ang layo ng difference dun sa una, 135 lang yung una, tapos 205 lang yung 12 dun sa una. And then sa semento naman 175 ang Fortune, 275 ang Fortune, 260 ang Eagle. So ang Eagle naglalaro talaga sa 260. Okay, so hanap pa tayo sa iba. So ayan, nandito na tayo ngayon sa mga malalaking hardware dito sa Lucena. So ito yung Victory, Mabuhay at Marktown. So ito yung mga malalaking hardware dito. So tatanong din tayo kung magkano yung presyo nila dito. So nakapagkanbas tayo mga kasityo dun sa tatlo nating hardware na pinuntahan nyo, yung mga tatlong malalaking hardware dito sa aming lugar. Okay, so ang kanyang presyo ng 16mm ay 378. Tapos yung kanyang 12mm ay 213.
Tapos yung kanyang 10mm ay 148. Yan. Okay. So yung simento nila 150, pero hindi naman Eagle or Fortune yung brand. So dito naman sa isang hardware, ito yung dalawang mababa. Ito yung sa mga nakanbas ko, sila yung dalawang mababa. So baka sa kanila ako kumuha. So yung 16mm nito ay 365 lang. Tapos 205 yung 12, 145 naman yung 10. Sabi nila magbibigay pa daw sila ng discount kapag bibili na talaga ako. Mas bababa pa yung presyo. 382 yung 16mm. Tapos yung 12mm ay 215, yung 10mm ay 150. Tapos yung simento nila mga kasityo napakababa, 240 lang. Yung isang sako ng Eagle, 265 naman ang Fortune. So okay naman yung Eagle. So baka Eagle cement yung ating bibili, 214 laki ng ibinaba dun sa magkano ba yung isa kanina, semento 260. So mababa siya ng 20. So marami naman tayong bibili, makakatipid tayo ng 20 sa isang sako. Okay. So ngayon pupunta tayo dito sa 3DK. Ipe-present natin yung mga ating mga na canvas. So kung matatapatan nila na mas mababa pa, ay baka sa kanila tayo kumuha. Kung hindi, doon tayo kukuha doon sa isang malaking hardware na pinuntahan natin kanina. So ang baba nung kanilang semento, 240 lang. So bali mga kasityo, nagtanong din ako doon sa 3DK. Ang sabi nila sa akin, so ito yung pinakamababang canvas ko doon sa isang hardware. So, doon sa ang isang 16mm ay 365, ang 12 205, ang 10 ay 145 pesos. So ang kanilang yung daw bakal kaya nilang matapatan. So ang hindi nila kayang matapatan ay yung semento. Doon sa pinagkanbasan ko nito ay 235 lang. So kung doon naman sa kung sa kanila naman ako kukuha, yung semento magiging 250. So medyo alanganin ako kasi siyempre malaking difference yung 15 pesos sa isang semento. So marami pa naman yung sementong bibili natin. Ano? So dito kasi ang sabi kasi sa akin nung nagkanbas dito, pwede pa tong bumaba yung itong kinanbasan ko doon. So it means sa 145 posible na maging 140 pa. Sa 200 maging 200 na lang siguro, and dito sa 365 baka maging 360 na lang. So kaya pa niyang bumaba doon sa 3DK. Ito na rin talaga yung presyo. So baka doon na tayo pumunta doon sa mabuhay. So malalaki kasing hardware yung mga yon. So baka doon na tayo kumuha. Doon na tayo kumuha para mamaya ma-deliver na at makapagputol na ng bakal at makapagkilo na din. So bali mga kasityo, nandito tayo ngayon sa side project. Bumalik ako at kinausap po si Foreman kung ilan yung ating kukunin sa ngayon. Kasi hindi tayo pwede mag-imbak ng maraming gamit dahil wala tayong mapupwestuhan. Maliit yung barak, so kailangan pa nilang palaki na konti para mapagtambakan ng gamit. So ang sabi sa akin ni Foreman, 200 daw na simento, pero babayaran lang natin yon para hindi na ma-fix na natin yung price, pero hindi pa natin yung kukunin by the next day pa, baka bukas o sa isang araw pa. And then sa 16mm 70 pieces, 12mm 50 pieces, at saka sa 10mm 150. So kung kukulangin, saka tayo bibili sa susunod. Ayan. So sa ngayon, ito muna yung pinabili ni Foreman kasi wala rin kaming masyadong mapaglagyan kasi nga maliit lang yung space. Ayan. So ngayon, babalik na tayo dun sa pinagkanbasan natin at order na tayo para mamaya makapagkilo na sila ng bakal. So ayan, kuha rin tayo ng kukulamber natin na 50 pieces daw na 2x3. Ayan. So magaganda naman yung kukulamber nila. Magkano nga kuya ang isang 2x3? 135? Oo. Yan, 135 daw ang isang 2x3. So bali 270 ang isang 2x6. Yan. So pamporma lang natin to at mga kung ano-ano. Yan. So babayaran ko na mamaya, pick upin na lang natin. Magkano po? 6,000. Okay. So yan, papadeliver ko na. So sila na rin yung magdi-deliver. 100 pesos lang daw yung additional eh. Yan. So bali ito yung ating kukulamber na yung order. Papapatas na lang natin dito. Ayan. Diyan. So ito yung improvement ngayong araw. So kukunti yung ating tao, kaya ito pa lang yung ating improvement. So nag-umpisa na tayo magpahukay ng dito. Ayan. Ito pa lang umpisa yung hukay. Ayan. So bali, kuya, okay na ano? Okay na po. Pamerenda. Salamat po. Sige. So binigyan ko 150.
Napakamura masyado yung single, 100. Okay. Ayan, so ito yung ating cucumber, 50 pieces. Na cucumber. So yung mga in-order nating mga bakal, semento, baka mamaya pang hapon yung darating. So kasi marami daw order sa kanila, nasa biyahe lahat ng kanilang mga truck. So ngayon ay hindi rin naman makakapagkilo ng mga bakal. So ang papagawa ko na lang sa kanila ay baka papahukayan ko na to, paumpisa na mga kasito ng hukay. Tapos yung mga mason, pa-extend ko yung barracks. Kasi walang mapaglagyan na ng mga semento pag dumating. Pa-extend ko lang yung barracks mga kasito dyan. Ayan. So ito, umpisa na ng hukay. So ito yung magiging kabuuan ng bahay. Ayan. So ito yung magiging open. Ayan. Para may space pa rin. So yun yung magiging kabuuan ng bahay. So ito yung parang dito magbubulsa yung garahe sa lugar na to. Tapos dito, ito yung magiging kabuuan ng bahay. Ayan. So bali ayan mga kasityo, at day 1 ito yung ating accomplishment. Ayan. So ito lang yung ating nahukay kasi sobrang lagkit ng lupa. Sobrang lagkit ng lupa mga kasityo. So ito lang yung ating nahukay. Ayan. So nakapagawa naman kami ng itong extra na barracks. Nakapaglagay kami ng extension para sa semento at iba pang materyales. Nakapaglagay din kami nitong kiloan ng bakal. Ayan. So dito, iniintay ko lang yung mga bakal dumating. So hindi pa nakakarating mga kasit yung bakal. So nag-order na rin ako ng hollow blocks, 300 pieces na D4 at 700 pieces na D5. Ayan, so yung cemento, hindi pa kami nag-order mga kasityo kasi baka malamigan lang, baka tumigas. Order na kami kapag magbubuhos na. Siguro by end ng linggong ito. So ayun nga ang natapos namin sa day 1. So bukas, day 2 tayo.